Meron ba kayong kilala na nagparamdam bago sila na maalam? Parang wala pa. Natatakot ako when people say things as a joke. Kasi feeling ko may power yung mga words na sinasabi natin. Like, meron akong alam na story. This girl, yung she got fever. Tapos yung Facebook status niya, this fever is going to kill me. Tapos after nga, like a week or something, apparently it ended up being really bad. Tapos naging organ failure, ganun. And then, so yun yung last na na-status niya sa Facebook. So parang whenever may narinig akong nagjo-joke na ganyan or parang sinasabi mo, don't say that. Yeah, kasi 'di ba, parang everything that comes out of your mouth should be positive para yun din yung pumunta sa iyo. Oo. Oh, wow. Siguro it's just a weird coincidence, pero 'di ba, nakakatakot. Oo. Ikaw, Mars, meron ka ba story? Ang napansin ko lang, yung pinaka recent na friend ko na namatay through an accident. Yung Facebook profile picture niya, naka-hat siya, tapos sa likod niya, may sun. Mm-hmm. May sinan yung araw, tapos naka-ganon siya. Ganon siya. Tapos parang, yun lang yung na-notice ko, kasi they told me nga that she passed away dahil sa aksidente. Tapos yung tinignan ko yung Facebook niya, ganon yung photo na. Tapos parang nagpapaalam na yung parang, parang masaya naman siya. Yes. Masaya siya na parang embracing the sun or parang I'm free or parang I'm li. Parang may iba siyang ibig sabihin. Wala akong malalang story, but just like Janine, meron din ako mga things na kunwari ayokong gawin pag alam kong out of the ordinary sa akin. Okay. Kunwari, libre ko kaya tumatawa. Ayoko sila ilibre. Kasi baka... Wait, ba't ka nililibre? Kaya hindi ko kayo lahat ililibre. Para lang sure. Kahit kailan. Kasi parang unusual nun, out of the blue, nalibre si Susie, wala namang okasyon, di ba? Kaya mga out of the blue na odd, hindi kasi kahit gusto mo siyang gawin, hindi ko siya ilibre. Pala niya tayo nililibre, di ba? Kasi ganun parang, ay kaya pa, tumawag siya sa akin. Diba? Nakakatak. Pero maaari, ah. An unusual thing for you to do. Nag-feel ko yun, parang gusto ko itong gawin, pero hindi. Kahit ako na weirdo na kasi medyo out of my usual pattern. Yes. Pero ako lang, kalokohan lang siya. Pero totoo ba kaya ng kaluluwa? Yes, yes. Na maramdaman yes, yun? Yes, siguro maganda pag-usapin natin yung sinabi ni Janine kanina, no? Yung kinwento mo na experience mo yun, ano? Well, at saka yung kay Camille, ano? Yung sabi mo na may nakikita ng signs, ano? Well, it happens talaga na minsan pagka may signs ka nakikita, you have to be observant. So, pwedeng yun ay symbols na or visions na talagang may mangyayari sa'yo na hindi maganda. Mm-hmm. Na yun sa case naman ni Janine, yung friend niya na nagkasakit. Kasi tama yun eh, be careful what you wish for, di ba? Mm-hmm. At saka, yung power of thoughts, before anything happens sa physical plane, nangyayari na yan sa astral plane. So, if you think something na negative, it will really happen in reality. So, it's better nga na wag biro-biro yan, ano? Hindi tamang biro-biro. Sa case naman ni Susie, tama yan, no? Yung out of the ordinary, ano? Parang, kuripot lang talaga si Mars. Kaya hindi tayo nalilibre. Pero yung ano, tama rin yan kasi pag sinabi mong, yung, kasi may namamaalam talaga pag sinasama na yung mga kaibigan nila. It happened to me, I think, two incidences. Okay. Yung isa, friend ko, member ng MADS. Okay, Philippine Madrigal singer. Hindi namin na-expect na yun nga, namatay na siya. But before siya napanaw, ang dami niya pinapost sa Facebook, lahat ng friends niya, kinakausap na niya. So parang, and it was sudden. So, these are indications. Another, yung tita ko din, ano, before siyang pumanaw, yung mga ari-arian, pinag-uusapan na nila. So talagang, ano, preparation. Ngayon, yung tanong mo, Susie, kung yung kaluluwa ba nalalaman? Yes, nalalaman ng kaluluwa. In fact, before pa lang tayo ipanganak, alam na rin natin kung kailan tayo mamamatay. Surprisingly, ano, except that we are not aware. Ang physical bodies natin, hindi tayo aware kung ano yung alam ng mga souls natin. Oo. Kasi the soul will never forget. Even series of reincarnations, ang soul natin hindi makakalimot. May tinatawag tayo Akashic Records. So yung Akashic Records natin, nandoon lahat ng history natin. So alam ng soul natin. Tayo pipili kasi kung sino yung makakasama natin sa present lifetime. Yes. At tayo rin ang magsasabi kung kailan tayo mamamatay. Yun nga lang, hindi tayo aware. Mm-hmm. But sometimes, we send it through signals. Like minsan, yung nga, inimita natin lahat ng kaibigan natin out of the blue, di ba? Parang, wala, get together! Get together, di ba? Nako, ingat na kasi baka yun na yung last. Oh.